Posible raw na tuluyang suspindihin ang isang bus driver na nag-viral dahil umano sa delikadong pagmamaneho. Paalala ng LTFRB, dapat siguruhin ng mga operator ng bus na maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan at driver. Makibalita tayo kay Athena Imperial. Kumalat sa social media ang post na ito ni Barbie Ives Trinidad kung saan nahuli kamya ang driver ng sinakyan niyang Genesis bus. Sa video, makikita ang tila hindi mapakali ang driver. Inom ng tubig at tila wala sa sarili. Kwento ni Barbie, sumakay siya ng Genesis bus mula Paniki, Tarlac noong Biyernes. Hindi raw siya nakatulog dahil sa tulin magpatakmo ng driver. Panay din daw ang busina at preno nito kahit wala namang kasalubong o iniiwasan. Sa takot ng mga pasahero, kinausap na raw nila ang driver. Pero ani Trinidad, itinaboy daw ng driver ang mga pasahero at sinabihang bumaba na lang ng bus. Nakarating na raw sa LTFRB ang social media post at kasalukuyan na nila itong iniimbestigahan. Sa pahayag namang inilabas sa kanilang social media account, humingi ng pasensya ang Genesis Transport Services Incorporated sa inakto ng kanilang driver. Pansamantala na raw nilang tinanggal ang driver at isinailalim sa investigasyon ng kumpanya. Giit nila, hindi nila kinukonsinti ang ganitong klaseng pag-uugali na makakakompromiso sa kaligtasan ng mga pasahero. Pagtitiyak ng pamunuan ng bus company, isang isolated incident lamang ang nangyari. Paalala ng LTFRB sa bus companies, regular na i-check ang kondisyon ng kanilang mga driver dahil buhay ng mga pasahero ang nakasalalay sa pagmamaneho ng kanilang mga driver. Ang driver nila, even na nakainom o even na hindi capable mag-drive kung may sakit man, kailangan unang-una nilang check ito sa kanilang opisina bago nila i-dispatch. Dapat meron na ito, meron tong clearance na pasado sila sa drug testing before nila ito i-hire. Kung mapatutunayang nakainom o nasa impluensya ng iligal na droga at totoong itinaboy ng driver ang mga pasahero, maaari daw suspindihin ng bus company ang nasabing driver. Lalagay namin sa resolution na to coordinate with the LTO in order to impose penalties for the driver's license, which is ang isang pwedeng ibigay ni LTO, is suspension. Athena Imperial, GMA News.